Mga bawal itapat sa pinto sa loob ng ating bahay. Mayroong mga bagay na hindi dapat ninyo inilalagay sa tapat ng pinto dahil maaari itong magdulot ng kamalasan. Sa pagpalit ng taon o sa 2024, dapat po tayong sumalubong ng walang anumang nakaharang sa ating mga pinto o sa tapat ng ating mga pintuan. Dahil ang ating pintuan po ay isa sa pinakamahalagang parte ng ating tahanan. Dito pumapasok ang iba't ibang uri ng enerhiya. Tayo ay umaakit ng swerte o ng yaman. Napakahalaga na walang anumang nakaharang o nagiging hadlang sa pagpasok ng mga inaakit nating enerhiya. At mga ritual na maaari mong gawin kung nagnanais ka ng yaman. Sa 2024, meron kang mga pampaswerteng maaaring isabit sa pintuan mo kung nagnanais ka ng yaman. Ang mga pampaswerteng ito ay makakatulong upang ikaw ay makatiyak na ikaw ay hindi masasaid sa pera sa buong taon. Palagi po natin tatandaan na kapag tayo ay umaakit ng swerte, lagi nating titingnan ang ating mga pintuan. Isa sa nagiging dahilan kaya hindi sinuswerte ang mga nakatakdang maging swerte sa buhay o ang nakatakdang yumaman dahil po sa kanilang tirahan. Hindi nila nalalaman na maaaring mayroong mga bagay dyan na dapat nilang alisin dahil ang bagay na yan ang nagiging dahilan kung bakit nahaharangan ang swerteng para sa kanila. Ang ating mga swerte sa buhay ay nagmumula po sa ating kapaligiran. Kinakailangan nating iayon ang ating mga sarili, ganun din ang ating mga kapaligiran, upang makamit po natin ang swerteng nakalaan para sa atin. Ang lahat ng swerte po ay nagmumula po sa may kapal at ang tao po, tayo mismo ang gagawa ng paraan para matupad po ang nakalaan para sa atin. Palagi pong tatandaan na ang ating swerte sa buhay ay subjective. Ito ay maaaring magbago dahil po sa ating paniniwala, sa enerhiyang nakapaligid, at sa ating kilos at gawa. Salamin, mirrors. Meron ba kayong salamin sa inyong tahanan at ito ay nakalagay sa tapat ng pinto at nakatutok papalabas? Kung meron po kayong salamin na ganyan ang pwesto, ilipat niyo po ng pwesto. Huwag niyo pong itapat sa pintuan sapagkat marami pong naidudulot na hindi maganda ang ganyang pwesto ng salamin. Unang-una, ang pagpasok ng mga swerteng enerhiya sa inyong tahanan ay nahaharang ng salamin. Hindi po nakakapasok ang mga auspicious energies dahil sa salamin na nandyan sa inyong pintuan. Sunod, ang mga tao po na dumadaan palabas-pasok sa inyong pintuan, kapag ang salamin ay kalahati lamang ang nakikita sa kanila, nagdudulot po yan ng malas na enerhiya ang mga tao na madalas na nakikita sa salamin at ang katawan nila ay napuputol. Sapagkat kung ang salamin ninyo ay hindi naman buo at hindi naman ganun kalaki, kalahati lang ng katawan ang nakikita. Malas po yun. Ang naapektuhan po noon, unang-una, head of the family. Ang ibig sabihin, ang tatay po. Kung wala po ang tatay, nanay, lagi po ang head of the family ang naaapektuhan, sila po ang unang-unang nagkakasakit at minamalas kapag ganyan. Bukod po sa nahaharang ang mga enerhiya papasok sa tahanan, maaaring magdulot yan ng kamalasan, sakit, pagkaubos. At ito ay tatama po sa head of the family. Kung may salamin po, ilipat po ninyo yan sa mga swerteng area kagaya ng dining room. Pwedeng-pwede po yan dyan. Kung ilalagay po ninyo yan sa inyong kwarto at nais ninyong palakihin ang espasyo, huwag nyo pong itutok sa bed. Pwede naman pong gumamit ng salamin sa kwarto, ngunit
Huwag niyo pong itututok sa inyong higaan o huwag niyong iharap sa may banyo. At kung hindi naman ginagamit, maaari niyong takpan. Ang mga salamin na hindi naman nakatutok sa dining room ay maaari niyo pong takpan pag hindi niyo ginagamit. Ngunit kung yan ay nakatutok sa dining room at nakikita ang mga tray ninyo ng prutas dyan sa lamesa, pwede po yan kahit walang takip. Okay? At pakatandaan pong mabuti, ang salamin po ay napaka-epektibong bagay na maaaring makaakit ng swerte. Ngunit kapag mali ang paggamit, maaari po yung makaakit ng mga malas na enerhiya na maaaring magdulot ng kamalasan sa buong pamilya. Bawal itapat sa pintuan sa loob ng bahay ay ang ating mga palabigasan. Kung kayo po ay mayroong rice dispenser at ito ay malaki, maaari nyo pong takpan yan ng anumang kortina o anumang tela. Ang mga palabigasan po ulagaya ng bigas na nakikita mula sa pinto o nakatapat sa pintuan ay malas po. Madali pong mauubos ang inyong bigas at mahihirapan po kayo sapagkat palagi itong nauubos. Subukan po ninyo na itago ang inyong palabigasan. Ang ating mga palabigasan ay isa po sa ating mga wealth o yaman. Hindi po yan dapat basta-basta nakikita mula sa ating pintuan. Dahil ang ibig sabihin po niyan ay seeking for food. So ang ibig sabihin, ang lahat ng ating mga kinikita sa araw-araw o ating mga sweldo ay napupunta lamang po sa pagbili ng bigas o ng pagkain. Hindi tayo nakakabili ng ari-arian o nakakapag-ipon sapagkat lagi na lang napupunta sa pagkain. Subukan niyo po na itago ang inyong mga rice dispenser, ang inyong mga lagayan ng bigas. Makikita niyo po ang pagbabago. Lilipas po ang mga araw, mapapansin ninyo na hindi na kayo madalas bumibili. Malaki po ang mababago sa simpleng paggawa nito. Isa po itong ritual. Ang ating pong bigas o ang ating rice dispenser o lagayan ng bigas ay isang uri po ng wealth. Ang ating wealth po ay hindi dapat po basta-basta nakikita dahil katumbas po yan ng pagkaubos. At susunod po, bawal din pong itapat sa pintuan ang mga gamit na panglinis katulad ng walis, walis tingting at dustpan. Ang mga bagay na iyan ay hindi dapat po natatanaw o nakatapat mula sa front door sapagkat napakamalas po niyan. So sa mga may negosyo dyan, itago nyo po ang inyong walis, hindi dapat natatanaw. At sa mga nasa tirahan naman po, ganun din po, itago nyo po ang inyong walis, hindi po dapat yan natatanaw mula sa front door. Pabisang ritual na pang-akit ng pera sa 2024 ay ang pagsasabit ng onion leeks. Maaari po kayong magsabit ng dalawang onion leeks sa likod ng inyong pinto. Una-una po ay kumuha kayo ng dalawang onion leeks, talian ninyo ng red ribbon at isabit ninyo yan sa likod ng pinto. Ang meaning po ng onion leeks ay money counting. Kung kayo po ay nagnanais na palagi kayong nagbibilang ng pera o kung kayo ay nasa networking business, o kayo po ay nasa sari-sari store o kung ano man po ang business ninyo at gusto ninyo na kayo ay may binibilang laging pera, magsabit po kayo ng onion leeks. Ang pinakamaswerteng panahon po ay bago magpalit ang taon. At huwag po ninyong tatanggalin hanggat hindi natatapos ang isang taon. Sunod, ang paglalagay po ng salt sa likod ng pinto, isabit po sa likod ng pinto, ilagay ang asin sa maliit na plastic at samahan po ninyo ng bawang. Ang asin po ay nagki-clear ng energies. So ang lahat ng pumapasok sa inyong tahanan na maaaring makapagdulot ng inauspicious energies ay lilinisin po ng salt at e-enhance po ng nilagay ninyong bawang. So kung meron man kayong bisita na
Hindi maganda ang kanyang intensyon para sa inyo, yan po ay kukontrahin na ng asin at ng bawang. Mahusay na pampaswerte po yan sapagkat marami pong nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging maswerte. Maaaring ang mga taong nakapaligid sa atin ay may lihim na galit o ang mga taong madalas natin nakakausap ay may lihim na galit at ito ang nagiging dahilan kaya po hindi tayo sinuswerte. Lahat ng pamamaraan ay ating gagawin para po maprotektahan ang ating mga swerte sa buhay. Sunod, ang paglalagay po ng coins sa ilalim ng inyong welcome mat. Yung welcome mat po na nasa front door ninyo, lagyan nyo po ng coins yan sa ilalim. Napakaswerte po nun sapagkat sa tuwing hahakbang kayo, dadaan kayo sa inyong welcome mat, palagi po kayong humahakbang sa pera. So, ibig sabihin, paglabas-pasok po ng inyong tahanan, humahakbang po kayo sa pera. Isa po yan sa napakahusay na ritual kung nagnanais po ng yaman o ng pera. Mahusay po yan bago magpalit ang taon, gawin nyo po, palitan nyo po ang inyong welcome mat at lagyan ninyo ng pera sa ilalim. Dalawang pintuan na magkatapat, malas po yun. Kung halimbawa po na kayo ay mayroong back door, iwasan nyo po na itatapat yan sa front door. Sapagkat maaari pong magdulot yan ng kamalasan, lalong-lalo na sa ating kapirahan. Dahil ninyo makikita ang mabilis na pagkaubos ng inyong pera o ng inyong ipon. At hirap pong manatili ang pera. Ang ibig sabihin, hirap makaipon. Masyadong mabilis ang pagpasok at paglabas ng enerhiya. Kapag ganyan po na magkatapat ang dalawang pinto, ngunit huwag po kayong mag-alala, maaari nyo pong lagyan ng blinds yan, ng kurtina, or maaari po kayong maglagay ng halaman para po maharang ang sobrang bilis na pagpasok ng enerhiya at hindi po matanaw ng direkta ang pintuan sa backdoor. So may mga cure po tayo na pwedeng gamitin para po sa ganyan. Sunod po, kung ang hagdanan po ninyo ay nakatapat sa inyong front door, maaari po kayo nga maglagay din ng mga cure kung ganyan po ang inyong hagdanan kasi po malas po yan. Malas po na ang hagdanan ninyo ay nakadirektang nakatutok sa inyong front door. Maaari din po kayo maglagay ng plants, o wall po, pwede po kayo maglagay ng wall kung pwede. Ngayon kung hindi naman po, maaari po ang paglalagay ng halaman at pwede rin po ang mga kurtina kung ano man po ang pwede ninyong ilagay para mapabagal natin ang pagpasok ng enerhiya ay maaari po ninyong gawin. Merong mga bagay na hindi dapat itinatapat sa ating mga pintuan mula sa loob o sa labas man. Dahil maaari itong magdulot ng kamalasan sa atin. At meron pong mga ritual na umaakit ng pera o ng swerte. Ang lahat po ng mga ritual ay pinaniniwalaan po ng mga Incheck at sila po ang gumagawa ng mga ritual na ito. Makikita po natin sa kanila kung gaano ito ka-epektibo. Palagi po natin tatandaang mabuti na may mga ritual na nakakatulong at may mga pangontra na dapat natin ginagawa para po hindi tayo malasin. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang swerte sa buhay. At kung may tanong po kayo sa video na ito, ay mag-comment lang po kayo.